A lot of people say that nothing happens by accident. Lahat ng bagay ay nangyayari ng may dahilan. Kahit ang mga taong bigla na lang dumarating sa buhay natin. Madalas pa nga, sila ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. For all we know, ang simpleng taong masasalubong natin could touch our life and change us. O ang mga bagay na pinagwawalang bahala natin, ang siya palang importante sa dakong huli. Katulad ng kasaysayan natin ngayong gabi, tunghayan po natin. As I've explained to you before, gliomas are brain tumors na masasabi nating common sa edad mo. With early detection, pwede pa natin siya maagapan. Pero unfortunately, yours proves to be rapidly progressive. Masaya lang din ang posisyon niya. Kaya I believe na it is very difficult, if not impossible, to have it removed surgically. At this point, medications can only help treat the symptoms. You may undergo radiotherapy to stop the growth. Pero, I'll be honest with you, it does not guarantee anything. With the treatment, slim na ang chance para maibalik pa sa normal ang buhay mo. Lasing yung baklang kasama mo. Okay, regards mo na lang kay Jeff. Okay? Alright. Sige. Bye. Wow! Oh my God! Diyos ko! Ano bang nangyari? Sorry kasi naman kung saan ka sumusulupit, hindi kita nakita eh! Nakita ako. Ha? Saan mo sakit? Ito. Saan? Naku, kailangan natin dalhin sa ospital. Ikanas mo, ikanas mo, ikanas mo. Nakainom ka ba? Bakit? Nasa kasaan na ba umiinom ngayon? Sumakay ka na. Lord, saan ba may pinakamalapit ospital dito? Naku, ayoko dun. Bawal nang amoy dun. Parang laging may namamatay. Ayaw mo sa ospital, o? Oh. Saan ka ba nakatira? Ayoko rin umuwi sa bahay. Yung budas na yun, ayaw makinig ng pagbumuha nun. Tarantado yun, pati isyota ako, inaas. Magkasakit sana sila. So saan nga kita dadalhin? Pwede bang sumama na lang ako sa'yo? Ano? Ayaw mo nga! Kung hindi ka pumadala sa ospital o sa bahay mo, baby, bumaba ka na lang dyan. Sige na. Ayoko lang talagang umuwi sa bahay. Okay ka lang? Hindi ka kita kilala eh. Lasing ka pa. Gusto ko masyado na akong maraming problema para isama pa kita, ano?
Is, anong problema? Ayaw ko magat ng cambio eh. Alam mo, may alam mo ko sa sasakyan. Baka matulungan kita. O, sige. Marami pa namang loko dito. Oy! Baka naman pwede... Baka naman pwede paka-check yung sasakyan ko. Sure, basta sasama mo ako. Salamat ah. Benji nga pala. Bakit ba parang lupot mo? Tsaka ano na ba yung mga problema mo? Kasi sabi mo kanina, madami. Isa ka na to. Pasensya ka na. Hindi naman talaga ako mapilit eh. Ayoko na talagang umuwi sa bahay. Hayaan mo kung ano man yung mga problema na yan. Dito lang at ang makakita. Ano ba? Gusto mong idiretso ko sa presinto ngayon? Huwag naman. Ganun taga yung mga callboy. Malalambing. Para ano kami, makwento para pag yung sama namin, hindi naiinip. Teka, teka. Tama ba yung rinig ko? Callboy, laking frosty, bahada, sumasama sa mga puding, sa matrona. Okay, okay, okay na. Kuha ko na. Kuha ko na. Tao rin kami, no? May dalawang mata, dalawang tenga, may ilong, may bibig. Naman kami abnormal eh. Hindi rin kami alien. Katulad din kami ng mga lalaking nakikita mo sa araw. Kakaiba nga lang, mas may alam kami. Ano? Nalimutan mo ako yung problema mo, ano? Mas lumaki pa. Teka, sama mo sa akin. Sama mo sa akin. May girlfriend ka. Kung may girlfriend ka, paano mong nagagawang sabayin niyo. Alam mo na? Eh, siyempre, iba yung syota sa kliyente. Parang iba yung puso sa pera. Yak! Pag-uri naman yun. Wala ka na pag-usapan natin. Lord! Huli ka! Ma'am, darating pala kayo, hindi kayo nagkasabi. Eh, bigla naman po yata ito. Wala, naisipan ko lang ang bumisita. Ang lupit nito. Sa ito? Nakapatayuan ng ganyang kalaki mansion sa bibeta ng insurance? Alam mo, kahit di ko alam yun, ayos to. Ha? Oo, ayaw mo naman, di pa nga tapos yun. Okay na nga eh, para sa akin, mansion na yan. May beach pass, winning tayo! Kaya manang, manong! Eh, sige, Il, sige. Oh, sige, bahala kayo! Oh, maliligod ano na ako! Sige, ano sarap dito! Ano pa naman? Fish! Woo! Dear Chan, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Benji. Sa pangalang ito ako nakilala ng mga taong nakasalamuha ko sa aking trabaho. Sa trabahong katawan ang puhunan at ang kinikita'y pinambibili lang ng pangangailangan sa ngayon. Pantalon, pangload ng cellphone, pang-snack sa fast food. Ni hindi ko inisip ang mangyayari sa kinabukasan dahil hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ng buhay na ganito. Hanggang sa makilala ko si Claire, isang babaeng malayong malayo ang estado ng buhay sa akin. Ma'am? Ma'am? Eh, eto po mga damit ni Berto na kakasya doon sa kasama niyo. Salamat po. Ayan. Eh, ma'am, mawalang galang na po. Kamag-anak niyo ba yung kasama niyo? Si Benji? Mana, alam mo naman wala naman ako kamag-anak, hindi ba? Alam niya naman saan po na ako lumaki.
Si Benji, napulot ko lang sa kung saan kalsada yun. Callboy ko yun. Callboy? Anong... Callboy. Ano? Ah! Sarap ng tubig! Ah, sarap, madam. Ready ka na? Gusto mo? Ah, andali ah. Mag-shower muna ako, tapos diretso ko ng kwarto mo. Mana sa pupilim shower. Taka. Hindi tayo nagkakaintindihan. Wala sa usapan natin ang may mangyari sa atin, okay? Wala yan. Teka, eh, paano yan? Yung metro ko mapatak na. Tsaka dapat nga, doble siyo kasi out of town to eh. Aba, nambihira ka rin naman bata ka, no? Ikaw na nga ito nagpumilit sumama sa akin at ikaw pa ito may planong maningil ngayon. Teka, magkano ba rate mo, ha? 500? 1,000? Hmm? Oh. Kakaalis ka na. Sandali. Pwede bang pag-usapan na muna ito? Kasi naisip ko na naman na sayang, di ba? Kasi andito na ako. Tsaka yun lang naman yung pinagkakakita ko ng pere. Pero kung ayaw mo, sige. Wag. Pero pwede bang dito na muna ako kahit isang gabi lang? Kasi wala na akong pupuntahan eh. Pwede lang. Ha, naisip pa naman dahil. Alam ko kasi makakalusot eh. Baka magbabago pa isip mo. Tago muna. Akin na. Uligo ka na. Eh, shower. Doon muna ako. Sige. Callboy pala yung kasama ni Ma'am. Ano yun? Narinito ako sa usapan nila kanina eh. Ano? Sigurado ka? Oo. Pambira. Inspirado na ba si Ma'am? At pinagsasamantalahan naman siya ng binatang ito. Ay, Ma'am, kain na kayo. Salamat. Kain na po, Ma'am. Salamat po. Hindi muna siguro ako uwi sa nanay ko kahit na paano mayaring kapalpakan sa buhay ko. Sigurado naman ako, pag umuwi ako ron, makasabon lang ako ng asawa niya. Eh, mas gusto ko pang bumbugin ng mga bading kaysa bumbugin ng kakayop na yun. Magsalita ng ganyan, nasa harapan tayo ng pagkain. Pwede ba? Kahit ano pang ginawa sa'yo ng nanay mo, magpasalamat ka pa rin dahil ikaw, lumaki ka ng may nanay. Hindi lahat ng bata meron yan. Anong plano mo ngayon? Wala. Bukas ko naisipin yun. Dalawang bagay lang naman yan eh. Nabalikan ko ni Shota ako o kasama ako sa matrona. Sa customer. Pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa ng girlfriend mo sa'yo, babalikan mo pa rin siya? Kung ako sa'yo, kakalimutan ko na siya. Hello, sir? Yes, sir. Hindi po. I promise we'll reach our quota this week. Yes, sir. Hindi naman tumitigil ang mga agents namin sa pagtatrabaho. At may malaki po kaming group policy na nakuha. Yes, sir. Itong week lang na to. I will, sir. Okay, bye. Thank you. Akala ko ba, bakasyon ka ngayon? Puro trabaho yung iniintindi mo. Wala naman ako ibang gagawin sa buhay ko. Gusto mong maglakad-lakad? Wala lang kasi sana gusto lang namin. Hello? Fe! Ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag siya, ba't hindi mo sinasagot yung telepono? Ano man ang nangyari doon sa pinapasikaso ko sa'yo? Di ba, usapan natin, dapat mapasok yung policy na yan ngayong week na to? Ano nangyari? Lahat tayo may personal na problema, Fe, at huwag mong hinahayaan maapekto ng trabaho mo. Benji! Benji! Mana, sigurado ba kayong hihingi na kita sa loob? Hindi po, ma'am. Akala ko nga po kasama niyo eh. Kasi kanina naghahanap siya ng kausap niya eh. Benji! Benji! Ma'am! Ayun o! Benji! Benji! Ano ba ang problema mo? Bakit mo ginawa yun? Yung nga saan na gusto ko sabihin sa'yo eh. Kaso busy ka naman. Aba, so kasalanan ko pa, ha? Hindi ka na nakausap, magpapakamatay ka na? My God! Bakit ko ba naisama-sama mo itong batang to dito? I can't believe na ganyan na ka-immature, Benji! Anong nangyayari sa'yo? Tinatapos mo ang buhay mo lang dahil sa girlfriend mo? Ha? Ganyan ka ba talaga? Tatapusin mo ang buhay mo lang dahil sa isang babae? Bakit hindi? Yung isang babae na yun,
Hinahanag yung buhay ko. Hinahal ko yun ng matagal. Saan niyo na umikot ang mundo ko? Ngayon wala na siya. Ano pang silbi ng buhay ko? Ano pang katotohanan na mga pinagagawa ko sa buhay? Benji, hindi ibang tao ang bibigay ng kahulugan sa buhay mo. Ikaw lang yon. Kaya kung ako sa'yo, kakalimutan ko siya at magsisimula uli ako ng bagong buhay. Kalimutan mo na yung girlfriend mong yan. Madaling sabihin sa'yo yan kasi hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. Bakit? Kailan ka ba nasaktan? Kailan ka ba huling nagmahal? Nagkasyota? Wala ka namang ibang inintindi kundi yung sarili mo at trabaho mo eh. Magmula Maynila hanggang makarating tayo dito, wala kang ibang buhang bibig kundi trabaho, policy, premium, pension. Ano bang mali ko sa mga yun? Buti nga ako, nakapagwendot kung sa nanay ko tsaka sa shota ako eh. Eh ba't ikaw? Mayroon ka bang ibang pinagmamanasakitan? Kaya hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi mo alam kung gaano kabigat tong ginagawa sa dibdib ko. Benji, alika naman pa yung pinagpantalong. Teka naman. Kasya sa'yo yan. Nalagnat ka daw, sabi ni Manang Floor. Okay lang ako. Konting lagnat lang to eh. Tsaka, pahinga lang, tsaka gamot. Wala na rin to. Nga pala, sa mga nasabi ko, pasensya ka na. Tsaka salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Ayan mo, isang mong problema, mawawala na. Alis na ako. Ha? Saan ka lang ako pupunta? Hindi ka pwede umalis na may sakit ka. Eh, kailangan na kasing umalik ng trabaho eh. Kailangan na kumita ng pera. Benji, pwede ba? Huwag matigas ang ulo mo. Eh, sa kailangan na kasing kumita ng pera eh. Hindi naman tayo magkatulad na mayaman. Pero kung sige, ayaw mo mong paalisin. Bayaran mo oras ko. Sabi ko na nga ba eh. O sige, sige na. Papayaran ko na. Huwag ka lang umalis. Okay? Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo sa daan, ano? Mahirap na. At bukas, kapag okay na yung pakiramdam mo, tuturuan kita ng relaxation technique. Para hindi ko ano-ano pumapasok dyan sa utak mo. Sige na, bumalik ka na sa pagpapahinga mo. Okay? Good night. Ano kang itong ginagawa para makapag-relax? Ito na pinagimik mo? Nakakaawa ka naman. Hindi naman nakakatuwa ito eh. Nakakaantok. Mag-concentrate ka kasi. Alam ko na. Alam mo kasi dapat itong fuse mo para nakakita naman ng mukha ng tao. Oh, sino nalaman dyan? Stan! Ayun ang Maynila ito! Ayo,
Grabe, ganito pala ang billiards, ano? Exciting din pala siya at saka talaga mag-iisip ka rin. Oo naman, ano naman akala mo? Oh, ayos yung pagtira. Kasi mag-concentrate ka. Ang yabang itong tao to. Diyan lang muna. At ikaw, ikaw bata ka, lakas-lakas ng loob mong makipagpustahan. Eh, paano kung natalo tayo? Ano yung babayad mo? Eh, andiyan ka naman eh, di. Ikaw muna magbabayad. Aba, ang kapal din ang mukha mo, ha? Eh, paano kung wala akong dalang pera? Anong gagawin pag binugbog ka ng mga tao dito? Eh, di kung talo, di matatalo. Kung bugbugin, di bugbugin nila. Ganun lang naman yun eh. Ikaw, ang dahil mong iniisip, ang dahil mong inaalala. Sobrang seryoso ka eh. Kaya siguro wala kang boyfriend. Hindi ko lamang kailangan yun para mabuhay. Pero kailangan mo eh, para mabuhay na masaya. Opo. Alam mo, ikaw, kung magsalita ka, parang 75 years old na napaka-expert, ah. Talaga? Talaga ka, John. Paano ba yan? Sablay ka. Ikaw nga. Watch and learn. Anong tawag dyan? Tisa. Tisa. Yes. Oh! Shoot! Magaling na ako! Pwede na ka makapagpustahan! Po! Oh, nagka-boyfriend ka na rin? Ba't naman ngayon naghiwalay? Hindi mo mahal, no? Siyempre, mahal ko. Ano ka ba? Nag-uumpisa pa lang kasi ako sa sales noon. Tsaka ang daming opportunities na dumarating sa akin. Hindi ko naman pwedeng basta-basta lang i-give up ang career ko para sa kanya. Eh, pinag-iisyan mo ba yun? Wala siya? Minsan. Alam mo bang magkasama kami ng plano ipatayo ng rest house na to? And finally, maitayo na siya. Hiwalay naman kami. Kaya rin siguro nawala na ako ng gana na tapusin to. Obvious ba? Alam mo, hindi ka maniniwala, ha? Pero dalawang beses pala talaga ako nagsistay dito sa rest house at mula nang matapos yan. Yung ganyang kagandang rest house? Ako, kung sa akin yan, hindi mo ako mapapalis dyan. At tamay o dyan buong taon. Kaya siya nangyari ito? Ha? Dito tayo! Pasok po. Ma'am, dinner niyo. Salamat. Si Benji nagluto nito. Ma'am, masama ba ang pakiramdam niyo? May giliin na po. Siya nga pala, sabi ni Benji, pagkatapos na daw kumain eh, baka pwede kayong lumabas. May surpresa siya sa inyo. Apo. Sige ma'am, kain na kayo. Ano na naman yan? Oh! Tama-tama. Daga na. Dapat itong sinusubukan mo eh. Alam mo bang ito ang super duper to the max na all-time favorite trip ko? Ha? Sigurado ako sa'yo. Tanggal lahat ng problema mo. At ng kalungkutan mo sa buhay. Pati sakit mo sa kasukasuan. Well, talaga lang ha? Naku ma'am, talagang masaya yan. Kami nga ni Bert eh, minsan nagawin sa bayan, sa may bilyaran. Naku, sinubukan namin yan. Ang saya-saya talaga. Perfect score kami dyan, ma'am. 98. Hindi na. Kayo na lang. Kayo na lang. Malalo. Sa lang ako dito. Hindi. Subukan nyo na. Subukan nyo. Hey, ma'am. Isa pang ito. Ay,
Hunad ng mata, pagising sa umaga. Hunad ng kamay, humanga sa kama. At kung inatupan, lumundag-lundag ka. Ay, kung wala pa rin. Ayoko. Ma, sige na. Bukas na lang ang TV o sa radio. Ayaw, ma'am. Sige na, subukan lang. Masaya to, masaya. Subukan mo lang. Sige na, ma'am. Ay, sige na, ma'am. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 6. Nabrihinan itayoy mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho na mag-ocho-ocho, ocho-ocho, mag-ocho-ocho pa. Tagal mo dyan na. Ako matatapos na, oh. Tingin mo. Mauna na. Tingin nga. Bola. Ikaw, nambabola ka. Bakit mo ko tinatagalog? Hindi naman Tagalog yan. Nakita mo ba? Newsday, crossword. Ibig sabihin, English. English, ano mo yan? Hindi ako marunong sa English, eh. Hirap-hirap naman ito. Kaya mo yan. Ano ka ba? Sana lang. Ano to? Hanapin. Lugat pa do mister na nakaka-ising. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8. Yan na! Tayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho, mag-ocho-ocho na, mag-ocho-ocho. Ajo, 93! 93! Awesome! Hello, Fe? Yeah, hindi ako nag-follow up. Kinakamusta lang kita. At saka, nakausap ko na nga si boss. Sabi niya, okay naman yung sales natin. Kaya ikaw, pwede ka na makapag-relax ulit. Oo. Kamusta na kayo ng kapatid mo? Okay na ba kayo? That's good. Fe, sorry nga pala kung naging inconsiderate ako sa'yo last time. Alam ko namang maintindihan mo ako, pero sorry pa rin. And kung may maitutulong ako, huwag ka mahiyang lumapit sa akin, ha? Sige, pahinga ka na. Okay, good night. Bye-bye. Benji, may kailangan ka ba? Wala. Mag-uudate lang. Sige. Good night. Lika, dali! Bakit? Surprise! Laro sa gilid ng bahay niyo, eh. Ni-repair ko na. Sabi kasi ni Manang Flor, lagi yung ulo mo, lagi masakit. Eh, paano nga naman? Sa tapat ka nga ng dagat, hindi ka naman lumalabas ng kwarto mo. Kaya yan, kung gusto mong mahiga-higa, basura ng kwarto mo, sa basura ng bahay nyo, you see the ocean, the nature, and the ocean deep. Talagang bumabawi ka, ha? Marunong ka palang gumawa ng mga ganito, no? O, kasing tatay ko, mahilig magkumpuni ng kung ano-ano, eh. Doon siguro natuto.
Sabi niya pa nga, sabuyan niya rin napasagot ang nanay. Talaga? Ang sweet naman. Ikaw kaya? Ano ako? Ah, wala. Maupo ka na. Try mo kung okay sa'yo. Matibay ba to? Siyempre! Oh, ba? Baka naman mamaya mahulog pa ako dito, ah. Ayos to, ah. Medyo maduming-dumi nga lang ng konti, at saka... Maganda, magaling, magaling. Benji! Ano ba? Pero may... May naramdaman na ako sa'yo. Ha? Benji, teka, hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Malamang naguguluhan ka lang. Nalulungkot ka kasi sa nangyari sa inyo ng girlfriend mo. Pero hindi. Alam ko kung nalulungkot ako o nalilito lang. Alam ko rin kung meron na akong nararamdamang espesyal para sa isang tao. At yun yung nararamdaman ko para sa'yo. Benji, hindi mo pa ako lubos na kilala at ikaw mas lalong hindi pa kita kilala. Kaya lahat ng dapat mong malaman tungkol sa akin, nasabi ko na wala akong itinago. At sapat na yung mga nalaman ko tungkol sila para... Benji, ano ba? Wala sa usapan natin to. Tulong lang ang kaya kong ibigay sa'yo, Benji. Ano mo mga kailangan mo, pera? Magkano kailangan mo? Ibibigay ko sa'yo para tumigil ka na sa kabiliwan mong yan. Si Claire, gusto lang po sana siyang mahite. Kakausapin ko lang po siya. Sige naman na po. Hindi po ako manggugulo. Magkapaliwanag lang po ako. Sa kanya? Ano po sakit niya? Okay na po ba siya? Sa ngayon, she's stable. She was taking morphine nang makita niya siya. At nawalan lang ng malay dahil sa sobrang sakit ng ulo. I'm sorry to tell you, pero mas magiging mahirap pa ang mga susunod na araw. Ano pong ibig niya sabihin? Kumalat na ang cancer sa utak niya. Honestly, walang kasiguradahan kung magtatagal pa siya. Is
Sabi ko na nga ba eh. Kaya ayaw kong sabihin sa ito. Tignan mo nga yung sarili mo. Para kang batang iyak ng iyak. Tigilan mo nga yun, Benji. Hindi pa ako patay, no? Hindi mo sinabi sa akin. Bakit mo itinago? Hindi naman ako nag-game sa'yo ng kahit na ano, ha? Ba't di mo sinabi sa akin? Na ano? Namamamatay na ako. Dahil ayoko pa. Ayoko pang mamatay, Benji. Pero napag-isip ko. Ano ba namang klaseng buhay meron ako? Ano bang kailangan kong panghinayanan? May pera nga ako. May career nga ako, pero... pero masaya ba ako? Alam mo, nung unang araw ko nalaman may sakit ako. Nagalit ako sa Diyos. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, bakit ako pa? Bakit? Bakit mo kailan ko nakuha lahat ng mga pangarap ko sa buhay? Saka naman niya patuwiin lahat sa akin. Pero wala mo naisip ko rin. Katutusin, wala naman talaga siya binabawi. Kasi namang buhay, meron ako, bitch. Wala. Wala kwenta ang buhay ko. Hindi totoo yan. Totoo, Benji. Totoo. Tingnan mo nga itong buhay ko. Ang buhay na meron ako. Buhay na mahalaga. Pero sa akin lang. Sa akin lang yun. Tingnan mo. Mamamatay na lang ako. Wala pa rin akong karamay. Di wala akong kaibigan. Wala rin mapahal sa akin. Meron, Claire. Ako. Mahal kita. Kung di mo kaya mahalin, okay lang. Hindi naman ako umahas eh. Benji, wag. It's not fair. Wala naman akong pakialam sa pair-pair na yan eh. Basta alam kong mahal kita. Hindi kita kayang iwanan. Ginawa ko ang lahat para maging masaya si Claire. Ipinaramdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at mayroong nagmamahal sa kanya. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Pwede po bang makausap si Sister Lourdes? Bakit? Anong kailangan mo kay Mother Superior? Claire? Claire, si Sister Lourdes. Siya yung nag-alaga sa'yo sa bahay ampunan. Claire? Sister Lourdes. Siguro kanina, maghapon ka kasi nasa labas eh. Alam mo ako rin nung pag magdamag akong
nagdala sa circle. Naalala ko pag umuwi ako sa bahay. Sakit-sakit ng mga pao, di ko may galaw. Tapos pag matagal akong nakasal na sa isang poste, yung balikit ko tsaka yung braso ko namamanhid din eh. Siguro nga. Benji, may request sana ako sa'yo. Pwede bang itigil mo na yung trabaho yan? Sayang kasi bata ka pa eh. Bumalik ka na lang sa pag-aaral. Matalino ka naman. O kaya bumalik ka na lang sa nanay mo. Sigurado ako miss na miss ka na niya. Benji, pang-set up naman yung video kayo. So, magkantahan tayo? No. I-set up mo na may kukunin lang ako sa naging sapato. Ah, sige. Dali lang, ha? Sana alahin ko ito para nakapasyal kita. Salamat ah. Salamat sa akin. Salamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na gawin ito para sa'yo. Alam mo kung hindi tayo pares naman. Benji, ako ang dapat nakasalamat sa'yo. Alam mo bang hindi ko naman inaakalang pumamatay ako na masaya? Ano sabihin yun? Kailangan natin. Wala ka talagang mahal. Mom!
Alam mo ikaw, di ba? Ako na lang punin mo, huwag na si Claire! Kinain yung almusal na binigay ni Manang Flor kanina. Ako nagluto nun. Nakala mo siguro hindi, no? O baka naman mas usupang ako naglalagay dito. Ikaw ah, sasanay ka na pinagsisilbihan kita. Pwede ba umalis ka na? Kaya bakit? May nagbabakong hindi mo nagustuhan? Basta umalis ka na. Hindi ka naman kailangan dito eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon andito ka pa. Gusto na naman kitang alagaan, Kay. Pwes ayoko. Ayoko na nandito ka. Ayoko na inaalagaan mo ako. Ayoko na para kang asong buntot ng buntot sa akin. Umalis ka na! Kaya bakit ka ba nagkaganyan? May masakit ba sa'yo? Gusto mo, lutingin king kumay mo? Umalis ka na! Nahihirapan ako! Nahihirapan ako dahil nahihirapan ka. Ayoko ng ganun. Medyo umalis ka na. Parang awa mo na. Lumayas ka na dito! Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Ayoko. Ayoko na. Ayoko na nahihirapan ka. Umalis ka na nandito. Ayoko nang kasama kita. Hindi ko kaya. Mamamatay ako kapag iniwan kita ngayon. Gusto mo, umalis ako sa trabaho, di ba? Yun ang gusto mo, di ba? Aalis ako dun, di ba? Hiniling ko yun sa'yo, hindi para sa akin, Reggie. Kundi para sa sarili mo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin naiintindihan? Kung magbabago ka para sa sarili mo. Hindi para sa ibang tao. Umalis ka na. Eh, para sa'yo man, no? Para sa akin. Oh, para kahit kanino, wala akong pakialam. Ang importante, nagawa ko yun dahil sa'yo. Dahil binigyan mo ko ng lakas ng loob. Dahil mahal kita. Kaya please, please huwag mo naman akong ipagtabuhin. Umalis ka na, Benji. Lumayas ka dito. Parang ama mo na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na! Ano bang gusto mong gawin ko? Kalimutan ko na aramdaman ko para sa'yo. Talikuro ngayon yung mahal kita. Akala mo ba hindi ko sinubukan yun? Mahirap. Mahirap pero ginawa ko dun dati. Kasi alam kong hindi tayo bagay. Dahil mayaman ka at mahirap lang ako. Dahil ikaw nakapag-aral ako, hindi. Dahil ako, isa lang geologs. At higit sa lahat, cold boy. Maduming lalaki! Tama na! Kahit kailan hindi naging malita tingin ko sa'yo, Benji. Alam ng Diyos, kahit kailan, wala akong maipipinta sa'yo. Nire-respeto pang akin eh. Dahil ikaw, alam mo kung ano importante sa buhay mo. Kaya mong magmahal ng tao. At kaya mo rin mahalin ka ng iba. Hindi ka tulad ko. Kaya umalis ka na. Babe, kaya mo naman yun eh kung susubukan mo. Kaya mo yun. Ayoko, Benji. Nahihirap ang kala sa akin. Hindi ko kaya gawin yun. Nasasaktan ka na ka. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Iwanan mo na ako, Benji. Umalis ka na. Alice!
Pare, baka hindi ka makakuta kung ganyan ka ng ganyan. Baka mabadip sa yung customer. Nakabusangot ka. Kailangan ako patayin ka rito. Kaya ba, masayasin ka itong buhay. Ano magagawa natin? Itong buhay na binigay sa atin ng Diyos, eh. Daling sisihin ng Diyos, no? Daling sabihin na wala tayong kasalanan. Na wala tayong magagawa. Pero totoo, meron eh. Minsan sinisikaw ang Diyos. Kasi nakala ko na pinagtripan niya ako. Pinagtripan tayo. Sinisip ko na pinabayaan niyang maging ito buhay natin. Pero hindi. Tayo ang gago. Ako ang gago dahil hinayaan ko maging ganito ang buhay ko. Pero ngayon, ayoko na. Ang sila pa ang buhay ko. Ito, tingnan nyo. Babae ni Benji. Babae? Alam niyo ba, pare? May sinabi sa akin. Manang. Manang. Ma'am? Manang. Ma'am, andito po ako, ma'am. Naalala ko lang. Parang may kasama akong lalaki nandito. Ano lang yung pangalan niya? Sayang. Bait na naman siya. Tsaka, cute pa. Siya lang ang lalaking papatawa talaga sa akin at sobra. Pag inahawa ka niya ako, parang angga-anggaan ang lahat. Kaya lang, sinaktan ko siya. Hinayaan ko siya umalis nang hindi ko man sinasabi sa kanya. Mahal na mahal ko rin siya. Natakot kasi ako na baka masaktan ko siya eh. Tama-tama ko talaga, Mana. Tapos ngayon, namimiss ko siya. Namimiss ko kasi wala nang nagdadala sa akin sa beach. Namimiss ko pong pinapasal niya ako.
sira ulo din ako, no? Pinalayas kita, tapos ngayon, susulat-sulat ako. Baka kasi hindi ko na tumagawa eh. Nasaan ka na kaya? Nagbabalik ka kaya? Siguro hindi na. Siguro malayo ka na ngayon. Masayang nagpapatuloy ng buhay. At yun lang naman talaga ang dapat mong gawin. Sana huwag ka malungkot. Isipin mo na lang na nasa isang lugar na ako na may mas magandang rest house at beach. Yung may dapat na kasing asul na mga uli. Ang sarap siguro doon, no? Parang lami. Nakakalungkot lang kasi. Hindi kita pwede dalhin doon, eh. Ako na lang muna, ha? Pero alam mo, kung isa man ako makarating doon, okay na rin. Masaya na rin ako kasi nakilala naman kita, eh. Dahil sa'yo, naramdaman ko na masarap palang mabuhay. Yun ang nagbigay na kahulugan sa natitirang oras ko, Benji. At hanggang sa huli, ipagpapasalamat ko. Salamat, Benji. Maraming maraming salamat. Nang mawala si Claire, hindi na ako nagbalik sa dati kong trabaho. Nagbagong buhay ako. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang messenger sa isang kumpanya at sinisikap kong makatapos ng computer course. Alam ko, ito ang gusto ni Claire para sa akin at hindi ko siya bibiguin. Hanggang dito na lamang, Charo, at maraming salamat. Gumagalang, Benji. In this fast-paced life, we often fail to see the real beauty of it. Until someone will teach us kung paano makita ito sa mga simpleng bagay at sa mga pagkakataong hindi natin napapansin. At dahil ang lahat ay nangyayari na may dahilan, it is only but right na matuto tayo at malaman kung ano ang kabuluhan ng mga bagay na dumarating sa ating buhay. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, kapamilya.